dito po sa mga awit, labing pito, no? Ito po ang nakasulat. Ipakita mo sa akin ang kangahanga mong pagmamahal at ang iyong kanang kamay ang sa akin umalalay. Ako'y bantayan mo ang paborito mong anak at palagi mong ingatan sa lilim ng iyong pakpak. Mula sa kuko ng masama, ako'y iyong iligtas. Napagligiran ako ng malulupit na kaawan. Purihinawa ang Diyos sa pagbasa ngayong salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na inyong pinagkalob sa amin upang kami po ay magsama-sama upang pakinggan inyong salita. Buksan niyo po ang aming puso, isipan upang ito ay handa na anumang iyong tagubilin ay aming makuha. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadalhin po namin ito sa matamis na pangalan. Ngayong anak na si Jesus, namin pa yung tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen. So, sa muli, ating pag-aralan ang magandang balita. No? So, ating basahin muli dito sa 7. Sa 7:7. Ipakita mo sa akin ang kangaanga mong pagmamahal. No? So, dito makibigan, ang ating Panginoon ay mahal na mahal na tayo. No? So, mo yan, no? So, tingnan natin yung araw. No? So, yung araw ay napakalaking turong sa bawat isa sa atin. No? Libre na vitamin D. No? Vitamin D po kasi yung sa araw. No? Pag tayo ay may maglaba, para hindi na tayo magamit ng dryer. Pag napakainit, napakaganda pa. At saka mabango, no? Pag init po talaga ng araw. Tapos dahil sa init ng araw, mga kaibigan, tayo ay libre sa ilaw kasi maliwanag, no? Tapos yung buwan naman sa gabi, no? Diba, no? Yung sa probinsya, naalala ko pag tinatawag namin na ugsad sa Ilonggo, eh. Sa English full moon, no? Sa Tagalog ay nakalimutan ko kung ano sa Tagalog, no? So, dito, dumalabas kami at naglalaro, no? Kasi maliwanag, no? Naglalaro, nagabulan yung mga bata. Ayan po ang sa probinsya, pero dito ay maaaring gawin, pero limited lang ang space, no? Kasi maraming mga sasakyan. So, yan, no? So, yung araw, yung buwan, yung hangin, no? So, alam niyo yung hangin, mga kaibigan, mayroon po isang mayaman na tao. No? Ngayon na hospital siya ngayon, in-oxygen siya. Tapos po yung na-oxygen siya, umiyak, no? Eh, pumunta, lumapit po yung mga doktor. Sabi niya, sir, bakit ka umiiyak na ganito talaga, no? Tapos alam mo, ang sagot niya, kasi ang laki ng kwan niya, eh. Laki ng ibabayad niya sa oxygen, within 24 hours na. Tapos, yung tinanong siya ng doktor, kasi very curious yung mga doktor, no? So, bakit umiyak si Lulo, no? Tapos, bandang huli, na giriber niya, sabi niya, ako ay 80 plus na. Kung binayaran ko pala ang oxygen na hininga kong libre mula nung bata pa ako, ay napakaraki pala ang aking utang sa Panginoon. No? So, ito yung sabi niya, no? Kasi nakagastos siya ng libo-libo dahil lang doon sa 24 hours na oxygen. So, biro mo yan, no? Ibig sabihin na yun ay nagpapakita ng pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Huh? Kaya, so another one, no? He created everything before He created us. No? So, ibig sabihin, nilalang niya ang lahat na kailangan natin bago niya tayo lalangin. Kasi tayong matao ay nilalang niya sa last day niya, no? Sa sixth day, no? Kasi 7 days, di ba? So, lahat yan, unang araw, may nilalang siya, pangalawang araw, pangatlong araw, pang-apat, pang-anim tayo, no? At tayo ay pinaka-obra maestra ng ating Panginoon. Tayo ang masterpiece, no? Kaya, pagka pwede, pakikalabit yung katabi mo kung may katabi ka dyan, no? So, sabi mo, love na love ka ni Lord, mahal na mahal ka ni Lord, no? So, pakihabang nag-uusap kayo, pwede nyo isinit yan, no?
So yung mga nagpupintuhan, so ibig sabihin na love tayo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi po tayo dapat malungkot, no? Kasi minsan naranasan natin na pag tayo nag-iisa, na parang wala na po tayong kakampi, wala na pong nagmamahal sa atin, subalit tandaan yung mga kaibigan, no? Tandaan po natin ano ang sabi dito ng ating salmista o ni Haring David, ipakita mo sa akin ang kahanga-hanga mong pagmamahal. So, biro mo yan. No? So, it means makibigan na love tayo ng ating Panginoon. Hindi po matatawaran yan. So, yan. No? So, ang pinaka-the best na regalo niya sa atin ay ang buhay. No? Nilalang niya tayo, nakita natin ang kagandahan ng mundo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. So, ginamit ang mami at daddy upang tayo ipanganak, upang makita natin ang kangahanga, ang kaganda-ganda na mga nilikha ng ating Panginoon at kahanga-hanga niyang pagmamahal bawat isa sa atin. Kaya uulitin ko mga kaibigan, kaya mga anak, no? So, igalang at sundin ang mami at daddy. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ikaw ay nabuo. O ibig sabihin na panganak tayo at nakita natin ang napagagandang mundo na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At wala na ibang pwedeng mga laga dyan, kundi tayo rin mismo. No? Kaya isa sa ipakita natin dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, una-una mahalin din natin. Umpisa natin sa ating bansa, ang bansang Pilipinas na walang ibang magmahal kundi tayong mga Pilipino lamang. No? Kasi love na love tayo ng ating Panginoon. So, remember, no? The Philippines is for Christ. No? So, ibig sabihin ng Pilipinas ay para sa ating Panginoon. No? Kaya yan. No? So, ibig sabihin, mahalin natin. So, baka po may magtanong, paano natin mahalin ang bansang Pilipinas? Of course, gawin natin ang kasabihan noon ng isa kasikat na presidente sa Amerika. Ang sabi niya, don't ask your country what to do for you, but ask your country what you can do for your country. So, ibig sabihin niya na tanungin natin ang bansang Pilipinas kung ano ang ating makakaya na magawa para maging maayos po ang bansang Pilipinas o lalong maging maganda ang ating bayang Pilipinas. So yan, makibigyan sunod yan ay sa ating town, no? Sa ating, halimbawa, tayo ay sa NCR, no? Sa NCR, no? Na maging maganda ang NCR, ano maiambag natin? O dito naman sa ating tinatawag natin na Pasay, no? City of Pasay, ano naman maambag mo para lalong gaganda ang Pasay City, no? Kaya gayahin natin ang namumuno po sa atin na tapat tayong pinaglilingkuran, dapat tapat din tayo na sumunod at maglingkod sa ating syudad at pag ating pang pa-diitin dito sa ating barangay Tuuan, no? So mga kaibigan, kaya dapat tayo ay magmahal, no? Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. At mga kaibigan, huwag nating kalimutan din mahalin ang ating sarili. Ibig sabihin, hindi natin dapat pabayaan ang ating sarili kung di tayo ay maging ingatan natin ang ating sarili, no? So, ibig sabihin na huwag nating pabayaan, no? Dahil kung ano ba, magkasakit tayo dahil pinapabayaan natin yung ating sarili. Simple, kasama ang lahat na membro ng pamilya, kapit-kapit bahay, at of course, pati yung barangay. Kasi kung halimbawa, managkunan tayo, pwede tayo humingi sa barangay o kaya sa ating syudad, no? Na nakahanda na, na magbigay ng mga gamot basta may resita lang tayo, no? So, kaya napakaganda, anuhin natin yung tungkol sa pagmamahal. So, dito, no? So, dito mga kaibigan sa binasa natin kanina, no? Ipakita mo sa akin ang kangaanga mong pagmamahal at ang iyong kanang kamay ang sa akin umalalay. No? So, dito kasi minsan, lahat tayo ay mayroong problema, no? So, pag tayo may problema, kailangan natin ang alalay. Pag tayo ay may sakit, kailangan natin ang alalay. Pag tayo ay mawalan, o halimbawa na out of budget tayo, no? So, kailangan natin ang mag-alalay sa atin. Kailangan natin ang tutulong sa atin. Kaya,
napakaganda na ang itanim natin, makibigan, ay ang pagtulong pag mayroon tayo. Kasi pag halimbawa, may humingi ng tulong ko sa iyo, tapos hindi mo ginawa, subalit sa kapangyarihan ng iyong makamay. So, ibig sabihin, makibigan, yan din po ay ang kasalanan. Kaya, kung mayroon tayo maitulong, huwag na po natin sabihin, bumalik ka bukas, kaibigan. So, kung ano mayroon tayo, palagang ibigay na natin. No? So, para maging maayos ang lahat. No? So, yan ang pinakamaganda na ating gagawin, mga kaibigan, para tayo ay makatulong sa ating kapwa. No? Kasi kailangan natin ang alalay. No? So, ngayon, ang ating Panginoon dito sabi ng salmista. Sabi niya ng salmista dito. So, at ang iyong kanang kamay ang sa aking umalalay. So, yan ang pinakadabes makibigan. Mag-aalalay sa atin ang ating Panginoon. So, ibig sabihin niya mag-reinforce. No? So, tutulong sa atin. No? Kasi, hindi lahat na panahon na tayo ay matatag. May panahon pa, kasi para sa lahat. Kaya, ibig sabihin niya na paminsan-minsan, no? Na sa ating kahinaan, nandyan ang ating Panginoon pag-aalalay sa atin. No? So, biro, at ang iyong kanang kamay ang sa ating umaalalay. Umaalalay. So, tandaan natin na ang pinakamalakas sa ating kamay ay ang kanan. So, ang sabi niya rito, no? So, kanan mong kamay, Panginoon, ang siyang ialalay sa akin. No? So, ibig sabihin na hindi basta-basta na alalayan tayo ng ating Panginoon. At isa pa ang mag-alalay sa atin ay ang hari ng mahari at ang Diyos ng mga Diyos. So, biro mo yan. No? Kaya napakaganda makibigan na ang ating Panginoon ang siyang mag-alalay sa atin. No? So, sa atin naman na buhay, kailangan din natin yung alalay, halimbawa sa pamilya. No? Sa pamilya, pag halimbawa mayroong sa magkapatid, no, may kulang ng isa, punuan ng isa. No? So, yan ang sa family. No? Ano ba ba, yung daddy ay mayroon naman, yung mommy ay mayroon naman, yung kanyang mga anak ay naalalayan niya. No? Ibig sabihin yung mga augmentation force, no, o kaya tumutulong, no, sa family halimbawa. No? Tapos sa mga magkaibigan, no? Sa magkaibigan talagang nag-alalayan yan. No? So, yan, no? Biro mo yan, ulitin ko po ulit. Ipakita mo sa akin ang iyong kahangahangang pagmamahal at ang iyong kanang kamay ang sa akin umalalay. No? So, sa grupo, mayroon ding alalay. No? Kaya, nabuo yung insurance noon kasi sa ibang bansa noon. Iba pag halimbawa mayroong namatay, nahirapan gastos o magpalibing. No? Kaya ang ginawa ng mga tao, nagtulungan po sila. Ibig sabihin, nagsimula yan sa mga kapitbahay ng po. Then after that, doon nagkaroon sila ng idea at nagkaroon ng insurance. No? So, yan. So, ganun din sa barangay. No? Pag magtulungan ang isang barangay, walang problema. No? Pag halimbawa, lahat ay hindi gagawa ng ibig sabihin, hindi pa-parking ng illegal, no? Ano ba? No illegal parking, lahat ay susunod. So, pag lahat na mga may service ay hindi mag-illegal park, di ba masaya, maganda, no? Ang ating mga barangay tanod ay magiging masaya, wala na silang magiging problema, no? At saka isa pa, hindi tayo makasagabal sa traffic kasi pinagbabawal lang po yun. Dahil naka-obstruct sa traffic, ibig sabihin naka-sagabal. Kaya ipakita mo yung pagmamahal natin sa ating barangay sa magitan ng pagsunod ng mga alituntunin o kaya mga ordinances ng barangay. Tapos sa mga vendors naman, pag lahat po ng mga vendors ay susunod, kung ano ang pinapatupad ng barangay, kundi masaya, ibig sabihin mga kaibigan, ipakita po natin ang ating pagmamahal sa ating barangay sa pagitan ng pagsunod ng mga ordinances dahil sila rin po ay mag-alalay sa atin. No? So, ibig sabihin, nandiyan, nakaready ang mga tanod, kung magpaalalay ka, magpatulong ka. No? So, yan ang kanilang tungkulin. No? Ipakita natin ang ating pagmamahal. No? So, pag ipakita natin ang ating pagmamahal, napakaganda, makibigan, napakasaya ang bawat isa. No? So, dahil nagtutulungan po ang bawat isa. No? So, ulitin ko po, ipakita mo sa akin
ang kanga-anga mong pagmamahal at ang iyong kanang kamay ang sa akin o malalay. So yan, makibigan, napakaganda pag ating gagawin po yan.